Nagkaharap na sa Senado ang ilang survivor sa tilang kawanin ng Marshall Islands na sangkot sa ramming incident na ikinasawi ng tatlong mangingisda sa bahagi ng Pangasinan kamakailan. Nanawagan naman ang ilang senador ng agarang tulong para sa pamilya ng mga biktima. Si Daniel Manalastas sa detalye. Kayo ba ay handa pang pumalaot uli at mangisda doon sa naturang lugar? Hindi ko pa po masabi po sa ngayon. Parang nagkaroon po kami ng mga pobya. Takot po. Yan ang sagot ng isa sa mga mangingisdang nakaligtas sa nangyaring trahedya sa karagatan ng Pangasinan kamakailan. Matatandang nabangga ang kanilang bangka ng isang dayuhang barko. Humarap ang mga mangingisda sa mga senador, pati na ang ilang kawanin ng Marshall Islands, kung saan nakaregister ang oil tanker na sumalpok sa Filipino fishing boat. May apela ang mga senador. Accidents do happen. Pag-describe ninyo nung conditions, malakas bang ulan, visibility zero, madilim na, so accidents do happen. Posible namang pure accident ito eh. If it's a pure accident, does anybody have to go to jail? Hindi. But we have to compensate those damaged. At huwag na natin i-dribble o patagalin pa masyado. So that's our appeal to our friend, neighbor, and ally, the Republic of the Marshall Islands. Kasi 10 araw na po eh. I mean, natulungan na ba kayo ng suspected vessel? Wala, di ba? Nanawagan naman si Senator Francis Tolentino ng agarang tulong para sa mga pamilya ng biktima nang hindi naman binabaliwala ang international law. Namatayan tayo ng kababayan natin. Maghihintay pa tayo ng taon po. Baka grade 3 na ito. Itong anak nitong kapitan, hindi pa ho tapos itong kaso. Paano po natin magbibigyan ng justisya itong 11 itong survivors? We can have other remedies, of course. No, we're just not limited to the filing of criminal proceedings. But of course, we need to comply with the provision of UNCLOS. It can be payment of damages, Mr. Chair, and I know that the oil tanker will have its own insurance. Ayon sa Deputy Commissioner for Maritime Affairs ng Marshall Islands, noong October 4 pa lang ay nagbukas na sila ng investigasyon nang mabalitaan ang insidente at nakikipagtulungan na rin sila sa mga kinauukulan. Right now, as we speak, like I mentioned, we already are in the process of concluding the investigation. And it will be a full report that will be forwarded to IMO database, and it will be visible actually for the port state control. So I hope, you know, sir, Filipino ka, boss. Masyado tayong kawawa dito. Masyado tayong kawawa. Sana naman ma-ano naman ninyo. Kahit konting pagtingin nga, sabi nga sa salita natin, boss, konti lang. Hindi naman siguro malulugi ang kumpanya na yan para tustusan tong mga kababayan natin. Sa ngayon, tumulong na ang iba't ibang kawanin ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga mangingisda. Pero may pinalutang na impormasyon si Tolentino sa may-ari ng dayuhang barko. Yung revelation lang dito, yung lumabas, yung tanong na sino may-ari ng barko, yung Sinocor. Sinocor is a Chinese-Korean corporation. So kung yun ang, siguro you can search in ano yung Sinocor na registered sa, yung may-ari ng barko. Kayo na lang ang mag-isip. Wala akong ina-attribute. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.